Janice, may nabanggit ba yung mga butika kung kailan sila magkakaroon ng stock muli? Lalo na ngayon, ano, kailangan yung mga gamot na ito dahil sa banta nitong Omicron COVID-19 variant. Aga, tama ka dyan. Ano, nakausap nga natin yung ilang mga butika dito at sabi nga nila ay kahit man doon sa kanilang mga suppliers ay wala na rin stock dito nga para sa paracetamol. May ilan naman na umorder na sila sa kanilang suppliers pero ilang araw pa bago ito dumating. At anila, last week pa talaga na nga magsimulang magbukas, magkaubusan ang stock nitong paracetamol, lalo na yung Biogesic. Di gaya dati na iilan lang anila ang binibili ng mga customer, ngayon banig-banig o kahon-kahon na ang binibili kaya mabilis maubos. Si Andy Lu galing pang Novaliches at nakarating pa ng Bambang, Maynila, makahanap lang ng mabibilhan ng paracetamol. Novaliches, marami namin butika, ang dami na ilan. Nagpas na 20 butika naman tayo, iba wala na talaga. Wala na mga paracetamol. Mga Biogesic, Bioflu, Alaxan, Nyosep. Titatay Edgar Lapana naman, isang senior citizen, na ikot na aniya niya ang mga butika sa Caloocan hanggang sa napunta siya ng Bambang dahil wala na ring mabili. Kana ako ng Biogesic, Bioflu, Nyosep, yun. Eh, ang dami na ako na ikutan lugar eh. Galing na ako ng Caloocan, lahat ng Mercury, wala ng tinda. Maski na yung maliliit na drugstore, wala, may mga nakapaskil na. Ang ibang mamimili naman, naghahanap na lang ng generic paracetamol para lang makabili. Karamihan din sa mga nakausap natin mga mamimili, anila wala namang may sakit sa kanilang pamilya, nais lamang anila nilang mag-stock sakaling dapuan ng sakit ang sinuman sa kanila. Hindi, para sa pamilya namin kasi wala kang mabilan eh. Pumunta naman ako dito ngayon sa tinda ng generic. Meron silang ano paracetamol pero generic lang. Okay na ako doon. Kung magkaroon naman ng sakit ng ulo, di meron na kaming reserba. Ilang mga butika rin ang nagpaskil na sa kanilang mga tindahan na nga karatula na out of stock na yung mga gamot para sa ubo, sipon at lagnat. Sa isang pahayag na inilabas ng Department of Health, sinabi nito na walang shortage ng paracetamol sa bansa. Tumaas lang nila ang demand dahil sa liban sa biglang pagtaas ng kaso ng COVID-19, flu season din ngayon dahil sa malamig na panahon. Nagbabala naman ang DOH sa mga mag-hoard ng gamot at sa mga nananamantala sa presyo nito dahil maaaring pagmultahin ng 100,000 hanggang 10 million pesos at pwedeng makulong ng 6 hanggang 15 taon ang mga mapapatunayang lalabag. Pwede ring bawiin ang lisensya ng negosyo para hindi na makapag-operate. Aga, pansamantala, payo ng mga health experts sa mga mamimili ng gamot na magtanong muna sa mga pharmacist kung ano yung pwedeng alternatibong bilhin para lang makabili sila ng gamot, Aga. Okay, maraming salamat, Janice Inhente.